Alan, kailan ang target ng pamahalaan ng Sursogon na matapos ang clearing operations at ano ang nakikita nilang problema na maaaring magpabagal nga naman sa trabaho? June, simula ngayong araw hanggang bukas, tinataya na matatapos itong ginagawang clearing operation. Bagay lamang na nagpapahirap sa kanilang trabaho, itong makipot na daan patungo sa Puting Sapa kung saan ay isang sasakyan lang ang maaaring dumaan. Kaya bagay na nagkakaroon ng traffic at gayon din itong kakulangan ng tubig na magagamit sa flushing ng Bureau of Fire Protection para tuluyang malinis itong isang barangay ng Puting Sapa dito yan sa Huban, Sorsogon. Doon na sa Sorsogon na ngayon, ang dalawang grupo ng Philippine National Police Regional Office na tutulong sa gagawing clearing operation sa barangay Puting Sapa sa Huban, Sorsogon. Kasama ito sa pinaka-apektadong barangay na magbuga ng makapal na abo ang Mount Bulusan kahapon. Isa kasi sa magiging basya ng provincial government ng Sorsogon para payagan ng makauwi sa kanilang mga tahanan ang nasa mahigit 50 pamilya o mahigit 173 residenteng inilikas ay kung bubuti na ang panahon at maaalis na ang makapal na abo na bumalot sa kanilang lugar. Kung sa susunod na dalawang araw hanggang bukas, hindi ito pumotok at malinis na, tapos na ang aming paglilinis sa dalawang barangay na apektado, magde-decamp na kami sa evacuation center at hahayaan na naming umuwi ang aming mga kababayan para magkumpuni na muli. Doon ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Jonathan Hapa, ang Chief of Police ng Huban, Sorsogon, posibleng abutin sila ng dalawang araw bago tuluyang malinis ang barangay Puting Sapa. So, ginagawa po natin, pina-flush out po ng, pag kung makita nyo yung fire truck at kanina, may dumating po na bako para hatakin o alisin itong mga tumigas na mga abo dito sa daan ng Puting Sapa. Hindi naman nababahala si Senator-elect at Sorsogon Provincial Governor Francis Escudero kung matatagalan pa sa Tughan Evacuation Center ang mga inilikas na residente. Aniya, sapat pa ang pondo ng gobyerno para sa pangangailangan ng mga apektado ng Bulusan eruption. Hindi rin kailangan magdeklara ng state of calamity ang probinsya. Sapat ang pondo ng lalawigan dahil ito ang una namang kalamidad ng lalawigan sa taong ito. So sufficient at hindi pa nagagalaw ang calamity fund ng lalawigan para sa mga bagay tulad nito. Pero wala kaming balak magdeklara ng state of calamity. Hindi naman kailangan. June, ito na ang 39th na pagsabog ng Mount Bulusan na kabilang sa 24 na apektadong bulkan sa bansa. Disyembre 2016, huling kinakitaan ng phreatic eruption ang Mount Bulusan. June, kanina nga ay nagbigay na rin ng pahayag ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng walang naapektuhan ang mga pasilidad ng mga pantalan ng dito sa Bicol. At dangan lamang hindi ito dahilan, June, para maging kampante ang KAAP. Patuloy pa rin silang magmamatsyag at magmo-monitor sa kanilang mga pasilidad. June. Ito naman ang water supply at maging yung pinagkukunan ng malinis na tubig sa mga apektadong bayan. June, isa ito sa mga problema ngayon ng ilang residente dito sa Puting Sapa, Huban, Sorsogon, dahil yung kanilang water source ay nabugahan rin o nadapuan rin ng nitong pagbuga ng abo ng Mount Bulusan. Pero sa tulong na rin ng Philippine National Police, nagpadala na rin ng grupo ang PNP Pro 5 ng mga water cups na tutulong sa pag-disinfect at paglilinis nitong mga water source na maaaring mapakinabangan ng mga residente sa Puting Sapa, Huban. June. Alright, maraming salamat, Alan Manansala.